dito sa nakalap naming investigasyon, nung magpreno na siya, huli na. Sa part ng UB Express, lahat halos injured. By global in standard, 8 minutes dapat dumating ang response ng ambulance. Pasado alas 9 ng gabi, noong ika-29 ng Abril, isang pampaserong bus ang umararo sa ilang sasakyan sa bahagi ng North Fairview sa lungsod ng Quezon. Sa inisyal na imbisigasyon ng otoridad, 3 ang nasawi habang 17 naman ang sugatan. Kabilang narito ang isang menor de edad na babaeng sakay ng UV Express na unang sinalpok ng nasabing bus, habang isang motorcycle rider naman ang naipit sa ilalim ng gulong na nasabing bus. Dito sa nakalap naming investigasyon, itong mga involved parties, galing sa stoplight, hindi nila alam na approaching itong bus. So, pag green daw, siguro anticipated na ng bus na tuloy-tuloy na bibilisan na yung takbo. Arangkada. Hindi nagkapagpreno. Nung magpreno na siya, huli na. At naararo niya na yung mga motorsiklo. And then, napasama yung isa at napindown na. Bumangga sa UB Express. Umilalim na siya. Tumalsik lahat ng motor. Tapos tuloy-tuloy pa rin yung takbo ng bus. Inabot pa rin yung taxi. Although may passenger yung taxi, wala namang injury. Sa part ng UB Express, lahat halos injured, pati driver. At ang mga biktima, ikinwento ang kanilang karanasan sa nasabing aksidente. May mga motor po sa likod namin. Biglang sumalpok. Bigla siyang inararo niya kami. Grabe nga po yung pagkakabangga na aksidente po yung mga pasero dahil lahat po sila sugatan. Yung sakay ko po sa likod, isa po silang pamilya. Kumbaga magkakasama po talaga sila. Tapos yung iba po, mga papasok po ata ng trabaho. Yung dalawang motor, umarang na kaya medyo na-cover ako. Pero kinayod din ako nung bus, transik yung motor ko. At batay sa CCTV footage na ito, kitang-kita ang humaharurot na bus sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. At ayon sa konduktor at driver ng bus, nawalan umano sila ng preno, dahilan para mangyari ang malagim na insidente. Bakal dun sa preno niya, lumabas daw po. Bali, yung bakal na po yun, ano na siya, lost rate na po siya. Bali, kumalang po dun sa pinaka-preno po. May break pa naman po nung nandiyan kami sa North Fairview. Nung papunta na kami dito, umusli po yung bakal dun sa may ano niya. Medyo siguro malapit na po eh. Kasi pa-stop na eh. Ayun po, pag-break po, hindi na po kumagat yung preno. Ngunit kung ang pagbabatayan ay ang naging imbisigasyon ng otoridad, taliwas ito sa naunang pahayag ng driver at konduktor ng bus. Na-determine namin na purely alibi lang. Human error talaga. Kung may sira man, paglabas pa lang niya sa depot nila, alam na nila na may sira. At ayon sa mga naging passenger niya, masyadong mabilis talaga at nakikipag-karera. Always naman yan eh, na pag may sanggot na mga ganyan, ang alibi ng mga driver ay brake malfunction. Ayon sa kanya, may kumalang na bakal doon sa brake. Saan ang galing yung bakal na yun? At batay sa pinakahuling tala ng PNP, ang bilang ng mga sugatan na mas dumami pa. As of now, may dumating pa kagabi. Naging 21 na ang injured. Agad namang sinampahan ang kaso ang driver ng bus. Reckless imprudence resulting to multiple homicide, multiple injuries, and multiple damage to property. Yan ang kakaharapin niya ngayon. May kinakaaso. At dahil sa insidente ito na nag-viral sa social media,
Maraming netizen ang naglabas na kanilang simpatya sa mga biktima at kinwestiyon ang pagiging mabagal umano ng pagresponde sa nasabing aksidente. Bagay na agad na pinabulaan ng otoridad. Mabilis din naman kaagad, parang 5 minutes lang nandun na. Although, lahat kami naka-deploy, red alert kami lahat. Kasi ano yun eh, rally ng Manibela, di ba? Yung mga transport group. 28 pa lang, ipon-ipon na kami on call, tapos 28, nasa kanya-kanya na kaming pwesto. 29, ganun pa rin. At para bigyan linaw ang kasong ito, kumonsulta kami sa isang road safety expert upang alamin kung naging mabagal nga ba ang dating ang responde sa mga biktima ng pananagasan ng bus sa Fairview, Quezon City. At ayon sa kinatawan ng Philippine Advocate for Road Safety, malayo pa tayo sa global standard ng pagresponde sa mga road accidents. According doon sa mga on-site witness at saka yung mga members namin na nag-relay din sa amin ng report, na dumating din ang tulong ng city sa estimate nila between 25 to 30 minutes. Ang response time kasi, no, varying yan. Eh, no? Hindi mo mapipix kasi marami ka rin factor na dapat i-consider. Unang-una, yung flow ng traffic, gaano ba siya kabilis? Yung time element, yung ganung oras ba, mabilis bang makakarating kagad? Then ang weather, kinukonsider din yan. Ang nature ng karsada, ano ba siya, highway ba siya, o mga iskinita, o mga ano. Yung dispatching point ng ambulance, saan ba siya manggagaling? Then gaano kabilis ang na-receive nila ang notification? Kung ma-receive nila kagad ang notification, then yun yung very close ang kanilang dispatch, mas makukonsider mong makakarating kagad sila sa ano. By global in standard, 8 minutes dapat dumating ang response ng ambulance. Pero sa atin, currently based sa mga studies, sa mga pag-aaral, nasa between 25 to 35 minutes ang response time ng ating ambulance. Ganun. Meaning na ambulance may professional medical attention na magkakapagbigay sa mga injured or casualties dun sa site ng incident. Meron din malapit ospital sa naturang lugar ng aksidente. At sa ating pagsasaliksik, nasa 1 kilometro lamang ang pinakamalapit na ospital o tinatayang humigit kumulang na 5 minuto lamang ang layo. Ngunit paglilinaw ng otoridad, hindi rumiresponde ang mga ospital sa mga aksidente. Local government ambulance natin ang rumiresponde dyan at nagdadala sa ospital na pinakamalapit. Kasi lahat naman ng barangay dito may kanya-kanyang ambulance. Kaya sila ang unang-unang rumiresponde dyan. At ang mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila, patuloy umano na pinapalakas ang kanilang disaster response unit upang mabilis na makapag-responde sa oras ng sakuna. Alam ng mga LGU yan, lalo na sa Metro Manila, ini-aim talaga nila na mapabilis ang mga responders doon na makarating at makapagbigay ng medical attention. Ang mga solution nga doon, yung alternative route ng ambulansya, o ma-position mo siya sa isang magandang lugar para kung na-identify mo ang lugar na ito madalas pag niyarihan ng isang event, mabilis siyang makarating. Or dagdagan mo ang ambulansya. No, kaya lang, hindi cost-effective yun. Pero pag dinagdagan mo ang ambulansya, that means ma-position mo siya sa mga lugar na alam mong ganitong time, ganitong place, mabilis na makakaresponde ang isang medical emergency care. At ang kanilang paalala, laging siguraduhin nasa maayos na kondisyon ang sasakyan bago ito bumiyahe. There's it's a broad spectrum ang sinasabing roadworthiness ng sasakyan. Pag tinignan mo ang MBIS, yung ng MTO, Motor Vehicle Inspection System, nandun, naka-checklist lahat ng mga bagay na dapat chine-check periodically or even daily basis, lalo na brake, lights, yung mga basic muna
daily yan, chine-check mo yan. Pag sampa mo pa lang ng sasakyan, o bago ka mag-start dapat, around the clock, 360 degrees, inikutan mo yung sasakyan mo. Mula sa tire, mula sa mga mirror, mula sa lights, signal lights, park lights, then braking system, clutch, o other control sa loob. Chine-check talaga yun. Kung susundin faithfully ang MBIS ng LTO, parang sasabihin mong 99% na roadworthy ang isang sasakyan. Pero pag kami na-miss ka dyan, lalo na yung napabayaan mo, that means wala kang preventive or predictive maintenance ng sasakyan, eh makakaligtaan mo na itong bagay pala nito hindi na gumana o mag-fail o magsasablay ang preno, gano'n. Hindi excuse yun, kaya dapat ano yung gawin mo yun. Responsibility mo yun once na gumulong na ang sasakyan mo sa karsada. Obligasyon ng lahat ng driver ng sasakyan na tiyakin ang kaligtasan ng lahat ng kanyang pasahero. Kaya't dapat lagi nating sinisiguro na nasa maayos at ligtas kondisyon ang ating mga sasakyan sa tuwing tayo ay bibiyahe upang maiwasan ang mga aksidente sa ating mga lansangan. Dahil ang isang pagkakamali, maaaring buhay ang maging kapalit sa isang iglap. Mga karesponde natin dito sa Net25, umabot na po ng 1 million subscribers ang ating YouTube channel. Kaya naman, masaya kami na ibahagi sa inyo na natanggap na natin ang YouTube Gold Play Button. Dahil po yan sa walang sawa ninyong pagtangkilik sa mga programa ng Net25, lalong-lalo na po sa Responde Mata ng Mamamayan. Kaya naman, congratulations po sa ating lahat. Keep on sharing, mga karesponde. Gawin nating viral ang bawat content natin, ang pagtulong at pagresponde sa higit na nangangailangan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mga kababayan, salamat po sa inyong pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.